As of now po, feeling ko naman unti-unti, intindihan na nila ano yung purpose ng ginagawa namin. Hi everyone, I'm Stel. I'm Josh. I'm Justin. I'm Ken. And we are SB19! So yes po, 2016 is when our company really have this audition. All of us really auditioned for this project. And at first, hindi naman po namin alam na boy group pala po yung i-form nila. Kasi nag-start po kami, nag-train kami ng iba't ibang klaseng genre ng music, from musical to ballet and everything. But yun po, napag-desisyon na ng company to form this kind of boy group po. And then, na-form po ang SB19 noong 2018. First music na nirelease namin is ballad song na Tila Luha, and then followed by Go Up, and then we have Alab, then hanggang sa huli, and then so and then, on and so forth. Yeah, and then now we have What and Mapa, di ba? Sobrang dami ng nangyari sa group namin. And ayun po, maraming... Yung first gig, hindi ko na maalala. Yung first performance namin as SB19 is yung... Hindi ko lang alam kung pwede sabihin yung event, but yung Miss Korea. Miss Korea, pero dito siya sa Philippines, ginanap. Yun yung first time na nag-perform kami as SB19 po. Musical influences naman po. Madami pong genre na inaano. Wala po kaming limitation, wala po kaming... Kahit anong genre po, okay po kami sa lahat ng genre. Versatile group po kami. And yeah, basically, kahit anong genre po. Well, ako po kasi, tsaka si Stel, we've been together for like, ano ba... 9 years or more than, or siguro mga around those, ano po, eight yes. Or 9 years. Yes, we've been together kasi, ng unang ganong katagal. Yes, tagal na po kaming kasal. Hindi yeah. Mo, ano, dati po, magka-group talaga kami sa dance group po. Before nag-compete na talaga kami, umabot po kami ng international, nag-represent ng Philippines, ganyan. Different competitions po, hanggang sa pinurso po namin yung pagiging, yun nga po, siguro professional performer, more than being, a contestant, siguro yung gusto namin maging artist, ganun po. So, nag-step up kami ng game namin, then nag-audition po kami for this company. Tapos, si Justin po, yung kagroup ko din po siya, then nakitaan ko po siya ng passion, in-invite ko po siya na mag-audition din sa amin. Then si Ken po, same thing, nakakalaban po siya namin nila still before sa mga competitions. Tapos, na-realize ko rin na parang, itong tao na to, gusto niya din talaga mag-improve, gusto niya maging artist. Kaya po, in-invite ko rin po siya para mag-audition po dun sa, ito nga po, sa grupo namin. And add ko na rin po, si Pablo naman po, si Pablo nakilala na rin po namin siya before ni Josh. Kaya nakikita na rin po namin siya sa mga event. Kaya nung nag-audition po siya dito, hindi na po kami parang nanibago sa kanya. Parang naging familiar po kami sa kanya. Tapos ayun po, doon niya rin po nakilala si Ken nung pumasok sa amin si Ken. And fun fact po, si Pablo ba yung unang nakamit kay Justin bago ikaw? Yeah, mas ayun, unang nakilala mas naunang si na-meet Pablo. Ni Justin si Pablo bago si Justin. Ayun. Ay, kesa kay Josh pala. Kung makakapag-explain po kasi yan ay wala dito. Pero, ang ito pong kanta na ito, naisulat po to before pandemic pa po. Tutour kami din sa mga tour po namin sa Philippines. Kung mga time na ito, marami na po kaming niluluto na kanta before. At syempre, maraming delays na nangyari. At hindi naman po yun yung parang nagpapigil sa amin para ma-release to. Siguro nga po, medyo na-late lang talaga ng pagkaka-release. It's all about parang ano po eh. We all have our own flags. Tapos parang empowerment po sa mga sarili natin na kahit hindi ikaw ang pinakamagaling or ikaw, hindi ikaw yung pinaka, alam mo yun, kung ano ka lang, maging proud ka sa sarili mo, gawin mo yung best mo at huwag gawin mo ang sarili mong watawat. Kasi lahat tayo may kanya-kanyang flag. Alisin mo yung doubt sa sarili mo. Parang ganun po. Feeling ko yung chorus eh. Diba? Or yung ano, huwag niyong sabihin sa akin kung anong aking dapat bridge. Gawin. Yun, yung bridge part po. Kasi very timely and it's happening right now. And yun yung gusto mong sabihin sa mga taong nangangailam sa buhay mo. Na parang it's your life. Bakit nyo kailangan pakialaman or bakit kailangan kong makinig sa mga gusto nyo. And when in fact, it's my life naman. I can do everything about sa buhay ko, parang ganun. Parang maraming, pwede siya i-apply sa maraming bagay. Katulad po sa ginagawa namin, marami talagang may doubts sa ginagawa namin when we were just starting po. Parang syempre, hindi naman tanggap ng karamihan yung ganitong klaseng, alam nyo, hindi ko masabi kung genre namin, pero yung itsura namin at yung tunog na ginagawa namin, hindi pa tanggap ng karamihan before, pero as of now po, feeling ko naman unti-unti, naiintindihan na nila ano yung purpose ng ginagawa namin. Medyo malayo pa at marami pa dapat gawin, pero paunti-unti lang po, we're getting there.
From what I remember kasi po, nung time po na magkakasama kami sa old house namin, nung kompleto pa kaming lima sa isang bahay namin, nagkaroon kami ng super hectic schedule na we don't have time to bumalik sa mga bahay namin, sa families namin. And doon nagkaroon ng idea si Paolo na parang sabi niya, guys, tinanong niya kami, ano yung gusto niyong sabihin sa parents niyo? Parang nagulat kami nung tinanong kami. Aware bigla na lang niya kaming tinanong na parang ano gusto niyo sabihin sa parents mo. Feeling ko nung time na yun sobrang namimiss niya talaga yung family niya, yung parents niya. Kaya naitanong niya sa amin. And kami, sinagot lang rin namin siya. Parang miss na namin sila, ganun. Parang kamusta na sila, ganun. Namimiss niyo ba kami, ganun. And gusto namin kamustahin yung parents namin kasi matagal na namin hindi sila nakikita. Tapos ayun po, from that idea, naisip po ni Pablo na gumawa ng song. And ito nga po yung kinalabasan is yung Mapa. Kaya sobrang proud kami sa song namin na to kasi parang sa dami-dami namin ginawa and sa sobrang tagal ng tinahak namin as SB19, yun lang kami makakapag-release ng song na masasabi talaga namin na maibabalik namin sa parents namin dahil sa mga suporta nila sa amin before nung trainee pa kami, na feeling namin wala namang mangyayari sa amin pero hindi sila sumukong suportahan kami, kaya ito yung magandang balik namin sa kanila. Parang sa song na to, doon namin ipahayag kung ano yung totoong nararamdaman namin sa parents namin. Yun po. Huwag mag-alala, ipikit ang iyong mata, tana, pahinga muna, ako nang baha. Yan. Yung chorus po, favorite ng lahat kasi, di ba, yun naman talaga yung impact talaga ng song is yung yes. For parents. Parang siyempre gusto natin magpahinga sila, tayo na bahala. Parang gusto namin siyempre na alam naman po natin yung mga parents natin or mga parent figures natin na talagang nagtatrabaho po sila na walang sawa, inaasikaso po nila tayo. Yung tipong hindi na po sila mapakali sa pag-iisip about sa atin. At siyempre gusto naman po namin this time na magkaroon sila ng time na magpahinga at kami naman ang bahala. Yes po, itong album po na paparating na pinaghahandaan namin is composed po siya ng iba't ibang klaseng kanta na may iba't ibang klaseng kwento po. So sana po maabangan nyo yan. And of course, mayroon po kaming concert, Back in the Zone concert po yan sa July. Online concert, sana po ay maabangan nyo at panood po kayo. Ayun po, maraming salamat po. You can check out our social media accounts. Just search po for SB19 Official. We have Instagram, Twitter, YouTube. Kung kalimutan pakinggan yung aming mga kanta sa music platforms such as Spotify, iTunes, Apple Music, ayun po. Maraming salamat po. Yay! Hey, thank you so much, guys. Maraming salamat po.